board, pastor o politiko. Unang naramdaman ni Jacob na tinawag siya ng Diyos upang maging isang pastor noong siya ay 7 taong gulang na batang lalaki sa Tanzania. Ngunit bilang isang kabataan, nasumpungan niya ang kanyang sarili na nasa sangang daan ng pagiging pastor at pagiging politiko. Tila baga mas madali ang pagiging politiko, kaya nilagay niya ang Panginoon sa isang pagsubok. Nakaharap ngayon si Jacob sa matinding pwersa ng pagpasok sa politika. Hinimok siya ng ilang politiko na samahan sila sa kanilang trabaho. Napakalakas ng kanilang mga pangungumbinsi. Sinabi nila na kinakitaan nila si Jacob ang mahalagang katangian para sa pagiging isang politiko at ipinangako sa kanya na magiging madali lang ang trabaho at mataas ang sahod. Ang kanilang mga alok ay sumalungat sa pagnanais ni Jacob noong bata pa na maging isang pastor. Ang komplikadong mga bagay ay nagpapalito sa kanyang mga pagpapanukala, tila hindi siya makahanap ng pera upang ituloy ang pag-aaral ng teolohiya sa Universidad ng Arusha, ang tanging universidad ng Seventh-day Adventist na nag-aalok ng pagsasanay sa pastoral sa Tanzania. Kailangan niya ng malaking halaga para mabayaran ang matrikula, tirahan at pagkain. Si Jacob ay walang pag-asa na maging kwalipikado para sa tulong pinansyal ng gobyerno o isang scholarship. Nagpa siya si Jacob na subukin ang Diyos. Naging tapat siya sa pagsasauli ng ikapo at mga handog at nagpasya siyang angkinin ang pangako sa Malakias chapter 3 verse 10 na nagsasabing, "Dalhin ninyo ang lahat ng ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ako ngayon sa ito." Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang gayong pagpapala na walang sapat na puwang upang tanggapin iyon." Nanalangin si Jacob, "Mahal kong Panginoon, maghihintay ako ng tawag para maging politiko o sumali sa iyong gawain. Tatanggapin ko kung ano ang tawag ang mauna." Para sa kanya, ang tsansa na matawag sa trabaho bilang isang politiko ay tila mas mataas kaysa pagiging isang pastor. Di nagtagal pagkatapos ng panalangin, nakatanggap si Jacob ng tawag sa telepono mula sa isang district pastor na nag-imbita sa kanya na mag-sermon sa isa sa kanyang mga iglesia sa susunod na Sabbath. Tinanggap ni Jacob ang imbitasyon. Matapos mag-sermon ng Sabbath na iyon, naantig siya na marinig ng mga miyembro ng iglesia kasama na ang pastor na nagpupuri sa Diyos para sa kanyang sermon. Nagsimulang maging regular na mag-sermon si Jacob sa iba't ibang iglesia. Pagkatapos ay inanyayahan siyang magtrabaho bilang associate chaplain sa isang elementarya. Pagkaraan ng ilang panahon, nadama ni Jacob na huminto sa kanyang trabaho bilang associate chaplain at magtatag ng isang media at IT company. Nanalangin siya na magkaloob ang Diyos ng sapat na pera para hindi na siya humingi ng tulong sa sinumang miyembro ng iglesia. "Nakikita ko na tinatawag mo po ako sa ministeryo." Nanalangin siya, "Pakiusap, bigyan niyo po ako ng katiyakan na makakapagbayad ako ng tuition at accommodation fee sa universidad." Di nagtagal ang media at IT company ay nagsimulang makabuo ng sapat na pondo upang matugunan ang karamihan sa mga buwan ng gastos ng universidad. Ilang kaibigang naninirahan sa ibang bansa ang hindi inaasahang nag-alok na mag-ambag din ng pera. Iniisip ni Jacob kung oras na ba para mag-enroll sa universidad. Pagkatapos ay tinawag siyang maglingkod bilang kasamang pastor ng isang iglesyang malapit sa campus ng universidad. Ito ay isang hindi pangkaraniwang tawag. Dahil sa Tanzania, ang gayong mga tawag ay karaniwang nakalaan para sa mga nagtapos sa teolohiya. Tinanggap ni Jacob ang tawag at nag-enroll sa universidad. Ngayon, tinatapos si Jacob ang kanyang pag-aaral sa universidad. Ang kanyang pangangaral ay nagkaroon na ng epekto sa mga kabataan. Ang isang serye ng mga sermon ay inihanda niya sa praktikal na pananampalataya ay tinanggap ng mabuti at ginagawa niya itong isang libro. Sa kanyang pagbabaliktanaw, wala siyang duda na tinawag siya ng Diyos sa ministeryo ng Ebanghelyo sa edad na 7 taong gulang. "Ang serye ng mga himalang nangyari sa akin ay nagpapatunay na tinawag ako ng Diyos noong bata pa ako." Sabi niya, "Ito ay nagpapatotoo sa akto
na tinawag ng Diyos ang mga tao mula pagkabata maging ngayon gaya ng ginawa niya noong unang panahon. Ang 13 Sabbath offering sa trimestreng ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng Universidad ng Arusha sa pagtatayo ng isang multi-purpose hall na bahagi nito ay maglalaman ng Theology Department at mga silid-aralan para sa ministerial na pagsasanay. Salamat sa pagpaplano ng masaganang 13 Sabbath offering para tulungan ang mga estudyanteng tulad ni Jacob na sagutin ang tawag ng Diyos sa ministeryo.